itong mga materials sa paggawa ng ref cover. Okay, so ito na nga yung 7 pieces na 150 centimeters by 8 centimeters. Ngayon, pagdugtong-dugtungin natin lahat ito. Pagkatapos naman nating madugtong, gagawa naman po tayo ng pleats. I-fold natin ganyan. Ayan, tapos habang pinapadaan natin sa makina, i-fold lang natin ng maliliit. Yan, ganyan. I-fold natin, tapos konting daan na ganyan, tapos fold ulit na maliit hanggang sa ma-pleats po natin lahat yung tela. Pagkatapos naman nating makagawa ng pleats, ikabit naman natin ito sa isang piraso ng tela na may sukat na 52 cm by 20 cm. Ikabit lang natin sa isang side. Tahian na rin natin itong isang kapares niya. Putulan na lang natin yung masosobra. Ayan. Pag nabuo naman na natin yan, gagawahan po natin ng bias po sa gilid niya. Mag-cut po tayo ng tela na mayroong 4 cm ang lapad. Ayan, tapos 52 cm naman yung haba niya. Yan, pagkatapos nating matahian sa isang side, ilagay na po natin dito sa may nagawa nating may pleats. Bali, ang gagawin po natin, ipapatong po natin ito. Ayan, ganyan. Patong natin. Bali, yung wrong side po yan. Nasa ibabaw po yung wrong side. Papatong po natin sa may pleats. Yan, itahi po natin yan hanggang sa dulo.
Sunod naman ay itupin natin pailalim. Ayan, ganyan. Ipailalim po natin hanggang sa matakpan din yung unang tahi po natin. Ayan, parang yan na po yung kanyang bias. Tahian po natin dyan. Ayan, ganyan. Tapos, i-fold pailalim. Ayan. Ngayon, kunin naman natin itong mas mahabang tela, yung may sukat na 120 cm by 52 cm. Kunin natin yung isang piraso. Ayan, ganyan. Ikabit po natin sa isang dulo ng tela. Pwede rin po nating i-clip para hindi siya mawala sa pwesto. Pagkatapos nating maiayos, itahi na po natin sa gilid. Yan, 1/2 inch lang din ang sewing allowance. Ayan, tapos na, gawin din natin siya sa kabila. Nakalimutan ko palang sabihin, ito pala, ihati po natin ito sa tatlong parts. Bali, ganito po siya. Parang tatlong tupi. Teka, itrim ko lang po. Ayan, ganyan. Tapos, markahan po natin para alam natin kung saan natin tatahian mamaya. Para meron siyang mga divider. Lagyan lang natin ng marka. Pati rin sa kabila. Ayan, pagtapatin na ulit natin. Tapos tahiin ulit sa gilid. Pagkatapos niyan, tahiin naman na natin yung minarkahan natin kanina para magkaroon siya ng divider. Bali, tatlong compartment siya, tapos sa kabila naman tatlo din. Gawin natin to sa magkabilang dulo. Ngayon, lagyan na natin ng ruffles naman sa palibot nito. Kakabit na natin itong ruffles. Okay, yan. Tapos na. Ngayon, ilalagay po natin yung back part naman na plain color lang. Ayan.
Bago nga pala natin lagyan, pwede po pala nating kabitan ng maliliit na ribbon. Ayan. Itatahin natin ito dun sa mga divider niya, yung tinahian natin kanina. Ayan. Sukatin lang natin yung ribbon. Ayan, itatahin na po natin yung ribbon. Ayan, sa taas lang po. Ganyan. Itahi po natin sa may gitna nung ribbon. Ayan, tapos na po natin maikabit yung kanyang ribbons. Ayan. Okay, ngayon, ilalagay na po natin yung back part po niya. Ipatong lang po natin itong back part na plain. Ayan, ilagay lang po natin sa right side. Ipatong po natin sa right side. Ganyan. Ilapat lang po natin, tapos tahiin na po natin ng paikot. Mag-iiwan po tayo ng konting space para mabaliktad po natin itong ginagawa natin. Ito na po yung space na iiwan natin na hindi natahi. Ayan, pagkatapos na po nating baliktarin yung ating ref cover, hanapin natin ito, itong opening na ito. Ayan, dyan tayo mag-uumpisa na mag-top stitch. I-top stitch po natin ito para magsara na rin siya. At ito na nga po ang kabuuan ng aking tutorial. Maraming salamat po sa inyo. Okay na okay po siya sa pangnegosyo. Sa mga bago lang po sa aking channel, please subscribe po at pakiclick lang po ang notification bell para ma-notify po kayo sa aking susunod na mga vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin po ninyong pagsusubaybay. God bless! Bye-bye! See you soon!